seconds remaining. 5 seconds remaining. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. And eto na tayo for our third series ngayong gabi. Magandang gabi. It's Fanatic versus Team Liquid. Kasama ko pa rin si Coach BYB na kanina nyo pa nakasama with Calbs Pain Gaming versus OG. Pero sad to say, magpapaalam tayo sa Pain Gaming. Oh, sayang. I think Pain Gaming, marami naman nagsasabi na isa sila sa mga early na mag-leave dito sa tournament. Pero sayang yung laro talaga ng Pain Gaming kahapon sa Liquid eh. Dalawang game, medyo ano sila eh, early to mid game, medyo nakakalamang sila eh. Na-dominate talaga sila sa late game kasi experience talaga yung nagdadala dito sa Team Liquid. Pero I think Team Liquid, meron din silang minor adjustments na ginawa. Kuroki, bumalik siya sa core position na dati pa. I think si Kuroki, lahat ng position dinaanan niya na, di ba coach? Nung nakaraan lang, di ba? Secret, ano siya? Carry talaga. Carry. Promapin siya sa well na Phantom Assassin. Yeah. Pero eto, Team Liquid, si Hin yung pumalit, dating MVP Phoenix. Ito lang naman, sa tournament lang ito, sa Dream League lang. Babalik si Miracle. So, steady lang kayo dyan, guys. So, hello. Magandang gabi nga pala sa mga nanonood. Kape-kape tayo dyan. Fnatic, Clockwork, Disruptor. Hindi ko inasahan yung performance from Fnatic kahapon. Natalo nila yung OG 2-0. Eternal Envy. No. May sakit nga kasi. May sakit, no? Siguro, lagi nila may sakit sa Eternal Envy. May sakit pa rin ngayon yan. Diba? At saka ang ganda ng draft nila kahapon. Mm-hmm. On point yung draft nila. And yung laning, alam, sakto yung mga command siguro ni napagan. So, magagawa ba nila yan ulit against ito, Team Liquid, a formidable team, isa sa mga heavy favorite sa Dream League. Mm-hmm. Kasi last Dream League, runner-up yung Team Liquid, na 3-0 sila ng Team Secret. Di ba ako? Ha? Ikaw? Hindi. si Quenic, mamaya. Mamaya si Quenic. Secret. Team Secret. Ayan, mamaya, si Team Secret. Pero ito, Phantom Lancer for Fnatic. So, Team Liquid. Clockwork DJ. And Disruptor dito. Disruptor lang naman si Pilot. Ay, kahapon, 2 games siya Disruptor. So, ngayon, Disruptor ulit. Pero may nagsabi, Battle of the Post 4 daw. Sabi, GH versus DJ. So, ano masasabi mo? Who's the better Post 4? As of now. Depende na lang sa hero siguro. Depende na lang sa galaw. Pa naman natin nakikita yung hero dito niyan eh. May GH. Open pa yung Earth Spirit. Diba? Mm. Earth Shaker, ang dami pa. You think Elder Titan, Tuskar. Elder Titan, open pa. Yung Tuskar na ban eh. Ah, na ban na. Ayun yung pala, second ban ng Team Liquid. Umuwi na si Calbs. Ayan, umuwi na si Calbs. Nag-MU na yun, tapos nag-cast pa siya ng dalawang sunod na series. So, batak na batak yung ating Tito Calbs. Hindi halata yung edad, no? Hindi halata yung edad. Yan, si Herbs, Team Alu daw si Herbs, oh. Sabi ni Muning. Ano ba yan, Kuya Nick? Team Alu daw si Herbs. wala siyang choice. Walang choice si Herbs dito. Yan. Pero eto, GH all the way. Yan, ihanda na doon, cancer casting. Ewan kung magkakast si Alu ba at si Kuya Nick. Pero yun lang, malalaman natin. So Team Liquid on to their third pick. Pero natatagalan sila dito, nagamit na yung kanilang reserve time. But it's a dazzle.
Wow, Dazzle Pig. Maganda rin siya against kay Phantom Lancer kasi nga yung poison touch siya ngayon. Lahat na tinatamaan. Mm. May AOE na. May AOE na. Oh, hindi tulad dati na single target lang. Mas malakas doon si DJ kay GH alphabetically. Ayun. Pero pa-unban sa Kuya Nick channel, wala po. Hindi po kami yung nag-handle ng Kuya Nick channel, okay? Oo. So, kung sino man yun nandun sa Kuya Nick channel, si yan. Herbs. Si Herbs yun nasa Kuya Nick channel. So, si Herbs yung PM nyo. So. Naban daw siya, naban. Ayan, no, si Ralph Ivan. Ha? Ayan, di ka daw kilala ni Kuya Nick. Huwag ka daw i-unban. Hindi ka rin kilala yan. Hello, libre nyo daw si Ishi. Ishi, Ishi, ayun si Ishi pala nanonood ngayon. Gising na gising. Ishi, Ishi, Doggy daw. Isang Ishi, Doggy lang. Pero eto, Fnatic onto their fourth pick. They still need a hero for Abed. Pwede pa sila, pwede pa sila mag-SF dito. Clockwork SF, combo. Madami pa pang pwedeng i-pick. And then, ayan na. Fnatic, ayun, center. The universe. Center off. So, four position na talaga yung Clockwork dito. DJ Clockwork. Kasi mahilig din kasi si DJ sa mga ganung klaseng hero eh. Nakita natin na nag-Rubik siya na yung hero na wala masyadong kill potential. Di siya nag-succeed sa lane. Kaya maganda na rin tong pagka-pick nila ng center dahil wala masyadong disable tong liquid. Yung Rubik, pagkaangat, pwede mo nang takbuhan eh. Mag-stampit ka na agad. And yung homing missile, sobrang tagal mag-approach sa target. Eh, so, may delay pa. Kaya wala talagang disable dito yung liquid. Walang sure disable. Pero liquid, eto. Fourth pick, hindi pa naman tapos dito yung picking phase. Liquid, may dalawa pa. And the Fnatic, may isa for Eternal Envy. Pero 3, 2, 1, Team Liquid, ayun, Beastmaster. Beastmaster Mind Control. Garo counter ni Kuroki. So, eto na. Siguro, may plano to, kaya sila nagdazzle. So, may gusto nila siguro mag-early. Open pa rin naman yung Terror Blade dito, pwede ba nilang i-pick. Good matchup yun against kay Phantom Lancer. Ang tanong lang dito, Coach BYB, kung nabasa ng Fnatic yung naiisip mo rin ngayon na mag-ban din sila ng Terror Blade. Core si Kuro, yes po. Oh. With the absence of a miracle, si Hin yung pumalit. So si Kuroki balik sa carry position pero Alchemist. Pero nga po nag-alke nga. Nag-alke si Kuroki. Team Liquid onto their final ban as well. Magiging hero dito ni GH. Ah, Rubik pa. Magro-Rubik na lang dito si GH. Marami naman siyang potential steal dyan. Stampit pa lang. Maganda na. Static Clockwork Storm. Hook. Oh, Static Storm. Pero Team Liquid, final pick. Huskar daw. Huskar. Huskar Dazzle, no? So, di ganun kagandang matchup yun against kay Phantom Lancer. Alam naman natin na single target lang din yun, diba? Yung Huskar. Yung focus fire niya sa isang hero. And merong stampede nga, natatakbuhan ka lang. Pero ito, Team Liquid. They have to pick now. Ayun na, Team Liquid, DK. DK, mid. So, basic lang na lineup dito na Team Liquid. Potential snowball na early game. Pag nagawa nila yung plano nila ng early game, dire-diretso na. Ang last yung bumasag ng tower. Pero ito, Fnatic. Onto their final pick para matapos na itong picking phase. Best of three. Eto sila yung dalawang teams na nanalo kahapon sa round 1. So, pag nanalo sila ulit, maganda na yung position nila sa tournament na to. Fnatic, Eternal Envy Hero. Team Secret? Mamaya, no? Pag finals na. Ano ko ba? Huwag tayo magsalita ng tapos. Pero ako, Fnatic ako ng Team Secret. Ayun. Team Secret fanboy talaga ako. Ha? Ewan ko, sabi ni Boss Strike this week daw. Pero uy, Lone Druid na naman si EE. So, PL mid. Sakto flight ko. Yun, papagupit. Hindi. Vanille cutter. Shave. Shave lang, shave.
Ayan, batiin na si BYB. Happy, happy birthday daw, Coach BYB, sabi ni Kuya Nick. Pero eto na, Lone Druid, Eternal Envy, Phantom Lancer, Abed. Pero Coach BYB, based on the draft, palagay mo? Eto, bibigay ko to sa ano, sa Liquid. Ang lakas ng early nila eh. Ang hirap pigilan niya pag nagsama-sama. Wala masyadong spam tong Fnatic eh. Wala silang ano eh, wala silang clear na pang ano eh, ubos ng creep wave. Eh. Mm-hmm. Pag nadikit ng Liquid yung tower mo, wala, hindi ka mahirapan ka na lumapit. Kailangan mo lang ano, mag-engage talaga, diba? And then yung pushing potential din ng Team Liquid with the Beastmaster. Sobrang lakas ng Beastmaster, Inner Beast plus yung Dragonite Dragon form pa, diba? Mm-hmm. And may heal-heal pa sila ni Hin. Pero eto, so masabi dito, Fnatic daw siya. Ayan, si SYSY. Ingay daw ni Kuya Nick, tumahimik ka daw. Ayan o, Stephen Placente, tumahimik ka daw, ang ingay mo. Pero eto na, KWFY, pakilala na agad natin ang heroes natin for both teams, starting with Fnatic. Eternal Envy sa kanyang, Eternal Envy sa kanyang Lone Druid. We have Phantom Lancer Abed, DJ Clockwork, Pilaidai, Disruptor, and Universe sa kanyang Centaur. Sabi lang naman, Kuroki, DK, Mind Control, Beastmaster, Hin, Dazzle, GH, Rubik, and Matumba man para sa kanya Gyrocopter. Napakimute daw si Kuya Nick. Ayun, naman nagsasabi, oh. Nang-iinis ka daw. Pero guys, eto na game number one. And it's round two sa upper bracket. Fnatic versus Team Liquid. Best of three. DK mid. Nilagay Kuroki up against Abed. So medyo the legend and the superstar, no. Siguro masasabi natin yan, Team Liquid daw. Natraso ka na Abed o kaya niko. Pagutom na talaga ang baboy, nag-iingay. Ayun si Abed o. Abed pa nga. Abedoto. Diyos ko po. Pero ito, Eternal Envy and Pilaidai. We also have Mind Control and the Yin. Pero yun na, walang nagkakadota 10. Sakto-sakto lang. Tigda-dalawa. So wala namang nagkagalit. Pero guys, again, pag manalo sila dito, napakaganda na ng position nila sa tournament. I think instant top 4. I believe instant top 4. Oo. So yun yung pinaka-importante. Na kapag sa mga events, top 4 talaga. Kasi doon lang pumapasok yung points eh. Pag nakapasok ka ng top 4. Dati kahit top 6, papalagan mo na eh. Okay na top 6. Kahit consistent kang top 6 sa mga tournament. Pero ito, Abed and Kuroki. Doon naman sa may top lane. It's going to be 2v2. So 2-1-2 yung setup ng dalawang team dito. Malakas din yung dual lane dito ng Liquid, Beastmaster plus Dazzle. So kapag nadali yung mind control. Pag na-wild axe ka, diba, lalambot ka physically. Tapos yung heal ni Dazzle, may physical damage yan. Sagot-tagos, pag mababa armor mo, sakit ng heal. Kaya maganda rin combo yan. Pero dito naman sa side ng Fnatic, they're up against Eternal Envy na Lone Druid. Kumbaga, dalawang hero na rin yun eh. May bear din yun. Mahihirapan silang harasin dito si Envy. Mahirapan silang lapitan dahil nga mayroon nakaharap na bear. Now, dito naman sa may top lane. So, basic na basic lang. Universe and DJ. Matu. Pero, pwedeng ikait lang kasi sila ni Matumbaman at ni GH. Dalawang melee hero itong nasa side ng Fnatic dito sa top lane. Pero once na magkamali ka ng lift dyan, kaya-kaya ka ma-burst down dito sa may top lane. Pero wala pa namang nagkakaroon ng konting asaran lang. Pero Matumbaman and GH, they're both level 1. DJ and Universe, na dalawa sila, level 2 na. And in terms of last hits and denies, lamang na lamang dito si Universe and si Abed. May nagpiping, pero eto, may nagkakabulan. Hin, nakita. Nahuli ng kinetic field, but he is fine. Oh, and yung bear ni EE, makakuha ng double rune. Ay, hindi, isa lang. Nabalik niya yung bear. Pero ito na ko po, delikadong buhay ng Rubik. Ayan na yung Cogs and the Battery Assault coming from DJ Universe. May hoop stamp to, the left hoop stamp. Ay, wala. Kalmado lang si GH yun. Tinipid niya talaga yung left eh. Kasi alam niya hindi rin makakalapit basta-basta si Universe dun sa loob ng Cog. Sa loob ng Cog.
Alright. Now, mind control. And the Heen. Dalawa. Si Eternal Envy, ang ginagawa niya, pinagpa-farm niya yung kanyang bear eh. Oo, pag-ano ulit siya, Domi build. Tulad kahapon, yung ginawa niya. Pero eto ah, Abed, nasa may mid lane. Eto si Pylaidai, nandyan lang sa may gilid. And alam niyang kaya na ni Eternal Envy dun sa baba. Oo. Wala rin naman siyang gagawin doon. Kailangan niya lang talaga magpa-level sa bottom lane. At mag-ingat. Sa mid, nag-aabang siya siguro ng courier. Kasi napakalit naman ang chance nilang mapatay si Kuroki eh. Diyan, napaka-tanky din ito ni Kuroki at saka di pa enough. Lang sila. Oo. Di pa enough yung damage ni Abed. Pero ito, Beastmaster and Heen nasa may bottom lane. Pareho lang yung ginagawa dito pero nakikita natin 12-3 yung Beastmaster. And we got the Gyrocopter sa top lane at 13-2. Medyo kalmado lang dito sa... Napaka-slow paced yung laban eh. Medyo wala, nagkakasubukan lang muna yung dalawang team pero Universe ni Rocket Barrage na. Flak Anon inactivate na ni Matumbaman. Wala tayong lift dito. Ayan na, ni Binigay. Pero Universe with a hoop stomp kay Gyrocopter. Naku po yung Cogs. DJ dropping low. Sinong mauuna? But DJ... Mapa first blood dito sa may top lane. Ayan na nga magiging problema nila dito. Double melee sila na parehas close proximity yung skills eh. Kaya lalapit na lalapit ka sa Gyrocopter, tatama ka ng Rocket Barrage. So ito, Universe. So nagkamuntikan pa sila dun pero Kuroki. Sinimulan na dito ni DJ. Ayan na yung Cogs. Battery Assault coming from DJ kay Kuroki. Pero napaka-tanky ni Kuroki. Oo, sobrang kunat. Wala pang nagtitipi dito. Oops. Pumula yung buhay. Susubukan pa ba nila ulit? Hindi na. Siguro pag sinamahan pa ng i-disruptor. Oh, kulang pa ng dalawang hero. And ang baba rin ng level dito na yun. Ayun na, pinipig na naman. DJ. Mag-cooldown. Battery Assault. 3, 2, 1. Ayan na. Gugo na naman ba sila dito kay Kuroki? Oops. Oops, oops, oops. Ayan na. Binigay na naman ang Cogs Battery Assault. Ayaw nilang sukuan si Kuroki dito ha. Pero wait, Kuroki, ginugo pa rin ni DJ with a battery assault. Mamamatay ba? Universe namatay sa may top lane. Pero yung kapalit, si Kuroki sa gitna. Nalate din yung TP ni Hindon. Pwede pa sa ana eh. TP, pwede niyang i-heal yun. And pwede siyang maglagay ng grave. Oo. Pero si Universe yung kapalit dun sa may top lane, napatay din. So it's going to be a 1-2 trade. Sulit na sulit din yan para kay Abed. Napag-iiwanan niya na nga yung DK dito sa last hit and napatay niya pa na isang beses. At saka isa rin kay DJ, di siya nag-back. Sabi niya, kaya natin to, go natin ulit. At ako, Kuroki, up against Abed. Nandito na si Hint. Sasamahan niya na si Kuroki. Kasi mamaya, baka maisahan na naman si Kuroki with the same combo, di ba? But it's my bottom lane, Pylaidai. Winawad access lang ni Mind Control. And nakikita natin Eternal Envy 24-6. Check natin yung net worth coach BYB. Lamang na lamang yung team Fnatic, yung dalawa nila. Oh, si Abed. Si Abed at Eternal Envy. Pero on overall net worth, Team Liquid, lamang sila ng less than 1k. Hmm. Si Envy naman malapit na rin siya mag-Helm of Dominator dito. No, Matumba man, homing missile kay Universe, tatama. Sinecure niya lang yung siege creep. Pero bumalik na naman si DJ. Wala pa naman siyang hookshot. So, nag-aabang lang siya dito na dive dito ni Rubik. Pag nagamit na yung lift, tsaka siya lalapit. Kasi iaangat lang siya palayo niyan eh. The moment na lumapit. Pero ito level 6 na Phantom Lancer. Kuroki na level 6 din. Hindi pa ginagamit yung kanyang dragon form. Naka-double damage rune dito si Heen. And there goes the heal bomb. Kuroki, ginugo pa... Ayan pa more Kuroki pero makakaback. Nice attempt din. Pero nandito na siya ni si Dazzle, nasa mid na agad. Ito may nag-TP coming in dito sa may top lane. DJ almost dead. Kinetic field binato ni Pylaidai. DJ hindi na inabot. Pero wala silang buhay diyan, silang tatlo. And yung disruptor walang mana. Mapapaback na lang dito si GH and Matumba man. Naparotate pa yung isang support ng Fnatic dun sa top lane. No. Makikita pa nila si Pylaidai. Hahabulin ba? Habulin? Ayun na nga. Hinabol. Rocket Barrage. Bato. The lift. Rocket Barrage combo. Patay. Si Pylaidai.
Basic na basic. Si Hee naman dito, nagli-leech, pinagli-leech na lang ng XP sa may mid lane habang ito. Si DK naman, mukhang kailangan nilang pumasok dito ng tower. Ito na nga yung early snowball nila. Kailangan nilang kumuha ng objective dito. Kasi sa mid, wala rin siyang gagawin eh. Mag-stay lang siya. Makikipag-farm siya kay PL. Mas okay na lang yung kumuha ka ng objective. Pero ito si Hee, nakubo, ginugo ni Abed. So solo kill ba to? Lalalim ba? Hindi na. Masyado nang malalim sa tower. Sa bottom lane naman, pinupull ni Envy yung creep wave. Nilalayo niya. Gamit yung bear. Napakaganda pa para sa side ng Fnatic. Hindi rin makakapag-push si Dragonite. So masasayang yung kanyang dragon form. Napepayar sa si Dragonite. Tangkihin yung tower. Oops, Kuroki. Rock. Naku po, nag-insnare. Grabing RNG. So Spirit Bear, 20% entangle chance. Sinusulit kasi ni Kuroki hampas sa tower. Kasi nagamit niya na nga yung dragon form and wala siyang creep wave. So pinilit niya makipag-ambasa sa tower. And indeed, napanis siya kasi sobrang lalim niya dun eh. And mag-isa lang siya. Pero ito si Dazzle, nakapag-shadow grave, shallow grave, and makakapag-TP pa uwi. Pina-force out lang siya ni Abed palabas. Paalis ng lane para dire-diretso lang yung pag-farm. Pero ito ah, yung Spirit Bear ah, ni Eternal Envy. Basic na basic lang. Tapos may Atabs pa siyang kasama. Oh, yan lang. Yung pagkuha niya ng Dominator. Sa bottom lane naman, Gyrocopter nag-rotate. Fall down, the roar, kay Clockwork. Mamamatay ba yung Clockwork? Nakubuhay si DJ! Nakubuhay na Savage Roar pala yun. Matumba man. Ayan na, op, insnare ba? Hadouken sa Satyr. Isa, isa, one. Hadouken mo, Hadouken mo. Hadouken, nakuha yung bigay. Wala rin, inaantay niya makahit yung bear eh. Maasa siya sa entangle, kaso hindi maabutan yung ano, yung Gyrocopter. Sobrang bilis din kasi tumakbo eh. So hindi kay di sa bear na binigay yung Dominator. No, na-delay din yung rotation doon ni Garo. Siguro kung maaga-aga siya nag-TP doon, na-pwersa nila yung tier 1. Kung kasama niya yung DK kanina. Pero ito, balik na mind control and GH. Re-res back yung mga tropa peeps. Pero that's Eternal Envy all alone sa may bottom lane. And walang Savage Roar si mind control. Oo, oh, nagamit niya na kanina. Kay Clockwork na nabuhay pa nga. Pero dito ha, Kuroki dropping low, Abe dahabulin ang homing missile. Uy, plong, patay. Sayang, burado. Ganda sana ang ginawa ni Abe doon. Doppelwalk pataas, kaso naiwan yung hero niya sa baba. Ni-right click niya naman yung neutral sa taas, nag-phantom rush siya. Pero wala, cooldown din yung doppelwalk niya, hindi niya madadodge yung homing missile. Napakasakit naman nun. Pero inaasahan ko, di siya mamamatay doon eh. Now, Pailai Dai and Eternal Envy. Onto the top lane, hoping na makakuha din sila ng objective dito. Kasi counter take lang sila kasi nagsama-sama na yung apat na hero ng Liquid sa baba eh. The smoke coming from the side of Team Liquid. Now, they're looking for an opening. Dragonite, ginugo dito. Naku po, nakapag... Nag-stun, pero may Dragon Form. Ayaw niyang gamitin. Piniping siya ng mga tropa. TP's coming in. Pero I think it's going to be too late para kay Kuroki. Mamamatay na siya sa may mid lane. Call down onto Hin. Nakapag-grave. Nag-beams ba kayong ano, Beastmaster? Homing missile. Tumama pa dito. Mamamatay si DJ. And yun na yung kanilang casualty. Muntik pa sila may sundown. Kung maroroman niya isang hero. Kaso nag-glimpse back nga na Disruptor. Ano, yung Beastmaster doon sa bottom lane. At isa pa, hindi magandang trade-off yun para sa side ng Team Liquid. That's a DK at Dazzle. Patay na naman yung DK. Wala nang na-farm dito si Kuroki. Hindi na rin siya nakakahampas ng tower. And then yung Shadow Blade niya medyo suntok sa buwan pa. Oo, matagal-tagal pa. Oops, Abed. Glimpse back. GH. Diyos ko po. Pero nandito na rin yung mga tropa ng Team Liquid. The roar kay Clockwork. Clockwork will fall. Uy, na-dodge ba yung homing missile ni Matu. Pinapuwersa talaga ng Liquid magsama-sama yung ano. Yung Team Fnatic, gusto nila mag-respond tong ano eh, Fnatic sa aggression ng ano eh, aggression nila eh, para magkaroon ng space dito yung ano, Dragonite. Pero nag-subside sa may mid lane. Naantay nila, ayan na, Kuroki, available na yung kanyang dragon form. Pero bukong bababa yung Gyrocopter plus BM. May Savage Roar, walang Savage Roar. Pero may cooldown yung Gyro. Tapos si Universe naman, pwede naman siya mag-stampede out. Oo, malapit-lapit na rin siya magka-blink dagger dito. Inuna niya kasi yung Soul Ring. And now Centaur, he's going for the pipe. More sustain and survivability pagdating sa teamfight. MOM, wala pa rin kay Gyro. Pailai Dai will spot out mind control. Glimpse back. Wala siyang static storm, pero yung hookshot coming from DJ. Cooldown, binato.
Tatama sa clockwork, Abed. Tatamaan din, pero mind control is very much alive. Ena, here comes kunap. DGH. Tutulong na lang muna. Yung early trend speak up niya. 1.3k yung buhay ng Beastmaster. Kulang na kulang yung damage doon ng dalawang support ng Fnatic. Wala pang Static Storm kasi. Maghahabol ba yata yung Team Liquid, Coach BYB? Piniping nila dito. May si Kuro. Vision ng Liquid. Piniping yan, nila si GH. Oh no, Abed. Doppelganger out na lang muna. Pero napaganda. Uy, na-lift yung Illusion! Mali yung na-lift doon ni GH. Nakamali lang siya ng, ano, ng hula. Parang nag-mistulang kuku lang yun, ha, na PL, ha. Pre na naman, no? Kitang-kita na naman sila doon. No? Napakaganda ng warding from the side of Team Liquid. Matu. Habol-habol. Dragon form. Kinumit na. Kukunin nila tong bear. Easy 300 gold din yan. Gagawin na naman yung ginagawa niya kanina. Ipupull niya yung creeper. Pero nakalapit na kasi yung, ano, yung mga heroes ng ano, dito sa tier 1. And makukuha na nila to. The first tier tower. But mind control will fall from the hands of Eternal Envy. Nandito na si Abed. Ngangat-ngatin si Kuroki. No, hindi, wala pang tinamaan ng homing missile, pero Fnatic hookshot will connect. And now Cogs battery assault combo, at ayun na yung double edge. Pihin, mamamatay, cooldown bitan ng Timatumbaman. But ayan na yung stun. Abed, maghahabol pa rin ba? Ay naku, hahabulin niya ang tapang double kill para dito sa Phantom Lancer. And Fnatic will take 3 heroes from the side of Team Liquid. Meron pa si Rubik. Inabutan pa doon ni Disruptor, napatay pa yung Rubik doon sa may ano. Sa may dire, ano, ay sa may radiant, ano, dire. So basically, make it a 4-1. Oh, ayun, 4-1. Masyado kasi pinipilit ng Liquid magsama-sama ng early, eh. Walang gamit yung DK and yung Gyro, wala masyadong farm dahil nga magmamasok Madness build siya. Hindi, plus si Kuroki, kapag i-hit lang naman yan, eh. Kapag nakuha niya na yung kanyang Shadow Blade. Samantalang itong Fnatic, meron ng ano, Blink Dagger yung Centaur. Nakita namin ginawa kanina. Pagka-hookshot sa Garo, ginunong Centaur yung Dazzle para wala nang ano, sustain. Walang para hindi grave. Niya rin mag-grave yung, ano, yung Garo Copter. Pero Fnatic looking good into this game number 1. 1K net worth lead. Hindi pa naman ganun kalaki yung lamang nila sa Team Liquid. Pero baka eto na yung simula na makakalamang sila dito sa game 1. Savage Roar available kay Beastmaster. Ayan na naman yung Spirit Bear na Eternal Envy. Doon sa top lane, tatlo from the side of Fnatic. And they want to take this second tier tower sa taas. Mind control, may iwan sa may bottom lane. Well, DK available na naman yung kanyang Elder Dragon form, the smoke. Smoke ulit ng tatlo. Apat. Ayun, kasama si Hin. Natamay pala si Kuroki. Alam nila, iligtas ang may ramdam dito sa may top lane. Masyadong obvious yung ginagawa dito ng Team Liquid na, yung, na isang hero lang yung nagpapakita. Kaya malakas din ang ano, pakiramdam dito ng Fnatic. Uy, namatay pa yung courier! Ayun na, nakakuha naman sila ng isang ano. Napagandang kill pa yun, pero eto Eternal Envy. Kitang-kita sa TV-TV, the lift call down Eternal Envy. Diyos ko po, tatamaan pa ng Rocket Barrage. Pero naku, homing missile, plonk, at ibibigay pa yata. Na-stun. Nag-stun pa yung neutral creep. I think kay Eternal Envy yun, eh. Oh, kay Eternal Envy. Center niya. Oh, center niya yun. Medyo mali rin si Eternal Envy to dahil pinatay na yung courier malapit sa kanya, eh. Siguro hindi niya napansin kung saan namatay or walang nagsabi sa kanya. Oo. Oh. Pero hindi, wala rin tayo napansin siguro na nag-pings from the side of Fnatic. Pero napaganda pa yun, ha. Then that's Eternal Envy. Ano, courier kill plus ano, nakuha pa nila yung top network ng ano, Radiant. And Matumbaman, he is going for the BKB after pag-pick niya dito ng MOM. And then, pwede rin yun para makapalag din siya dun sa Static Storm ng Disruptor. Kasi delikado nin yun, eh. David, SNY, yung magiging next item after no Diffusal Blade. Kumukuha sila ng objective sa may bottom lane. Mind control nandito sa may likod. Alam nilang na nandiyan si Mind Control. Nag-smoke, Fnatic. May vision sila diyan, ha, sa may jungle, ay sa may ano, sa likod ng tier 1. Oh, hookshot, hindi nag-connect. Hindi nag-connect kay GH. Diyos ko po, ayan na yung glimpse back. Lusaw si GH. Oy, Static Storm, siya, pero sakto. Sakto sa pinagtipihan ni DK, pero nasayang lang din. Maganda sana yun, eh. Pylite die at naka-cancel yung TP ng Disruptor. Disruptor will fall.
Nakakakaba-kaba pa tong first 10 kills natin, mga sir. Medyo may mali rin dun sa ginawa ni Pyle. Kasi ni Static Storm niya pa yung ano eh. Kala niya babalik yung Rubik doon, pero na-burst na ng Centaur. Buti na lang, nag-TPC DK doon para kahit papano. Nabawasan ng konti. May nangyari sa Static Storm niya. At mind control na dito sa may bottom lane. 1,600 lang naman yung kanyang gold sa bulsa. And Matu almost. Mga siguro 5 minutes makukumpleto yung kanyang BKB. Makakapag-TP pa uwi si mind control sa may bottom lane. Walang pang-cancel ng TP si Abed. May top lane naman. Envy. Dire-diretso lang yung pagpa-farm. Kailangan niya rin yung at least Radiance. Ayan, Radiance. Para dito kay, para sa Spirit Bear. Ayun na, pwede niya nang bilhin. Habang tumatagal, eto, lumamang na sa net worth si Matumbaman. But overall net worth lamang pa rin yung Fnatic against Team Liquid. Nakukuha yung Thunderstrike. Radiance kay Lone Druid. Natigilan din yung pagsasama-sama dito lang team, ano, Team Liquid. Dahil kakailangan muna nila ng BKB. And they need the items para pwede rin sila makipagsabayan. Oo, kasi sobrang underfarm na nga yung DK. Kada pinipilit nila magsama-sama, yung DK yung hindi nakakakuha ng kahit ano. Oh, glimpse back and a hook shot kay Kuroki. Ayan na yung hoop stamp, double edge, Static Storm. Lusaw ba? Lulusawin ba nila si Kuro and the grave? Napagandang grave nga, napagandang respond dito from the side of it. Fnatic, pero Kuroki hindi pinalad. Mamamatay si GH yung susunod. Glimpse back pa kay Hin. Ayan pa yung Centaur. May stun yung Centaur eh. Ayan oh. Dalawang Centaur yan ha. Patay si Hin. Hindi na nga kailangan ng stun. Good job dun. Inabot niya pa na Savage Roar yung ano. Yung DK na nagtitipi out. Pero eto. Clockwork. Na-cancel yung TP. Double edge na naman. Universe. And nagkalawan dito ng Fnatic. Nag-TV si Universe dun sa may shrine area. So, kahit i-roar mo yung ano, clockwork na magta-try mag-cancel ng TV sa'yo, meron pang isa, yung Centaur. Oo. Grabe no, ang daya. Tayo nag-misto lang dalawang Centaur. Di ba sa Dota 1, magkamukha yung Centaur. May sakit, si EE, may sakit pa rin yata eh. Medyo ano pa, may sinat pa to. Oo, may sinat pa, may sinat pa. May sinat pa. BKB na kumpleto na nung Gyro. Pero tulad na sinabi ko, Dota 1, magkamukha yung Centaur at saka yung Centaur na creep. Ginagawa ko, bumibili ako ng Dominator. Tapos nagpapanggap ako na ako yung Centaur na creep. So, ito yung Gyro Copter, may BKB na. Pwede na siya may kapagsabayan. Pero di pa natin nakita na siya yung tinarget nung Static Storm. Hindi pa siya nalusaw. Kasi nila dito, wala silang pang-initiate eh. Ang pinili pa ng item dito ni Kuroki, mag-SNY. Yung Beastmaster naman, wala pa rin Blink Dagger. And then, kaya na nga, sinukuan niya na yung Shadow Blade. Dahil nga sobrang tagal eh. No homing missile, tatama pa ba kay Pylai Diet? Plonk, tumama nga mga sir. Babalik si Miracle sa DAC, so pahinga lang muna yung idol natin. Pahinga lang muna siya. Isang event lang. Pero sa mga nagtatanong, hindi ba mawawala ng qualifying points yung Liquid? Hindi po. Hookshot? Oo, hindi pa nag-connect pero mapapatay pa rin nila si GH dito Na-glimpse sa... Na-glimpse pa kasi kaya hindi rin tinamaan ng hookshot. Pero Achilles sa kill, nakuha naman nila yung Rubik. Pero napaganda dito, Universe. Actually, yung mga blink-in niya tsaka yung mga hoop stamp eh. Napaganda rin ang galawan dito ng Fnatic. Shadowblade kay Beastmaster na kompleto. Pero slow siege ang ginagawa. Makukuha ba nila? And yes, they will. Si Universe, nagkakamang gumawa. Kahit sino lang dyan eh. Pero wala, ano mo lang sila ito? Hindi, kuha lang sila ng tower kasi wala rin na ano, hookshot si DJ. Plus cooldown din yung Stampede ni Centaur. And may maraming option. Ako nakascan, saktong-sakto pa sa Rosh Pit. Yung scan dito ng Liquid. Yun na nga yung option nila. Kumuha sila ng Aegis of the Immortal. Walang problema, walang Dragon Farm yung DK. So, mapipilit at lumaban dito yung Liquid na 4v5 habang nagpa-farm yung DK. May cooldown yung Gyro. Ayan na yung Weave binigay. Pero Roshan dropping low and makukuha na ng Fnatic yung Aegis. Lalaban. Lalabanan pa yata nila. And the Savage Roar doon kay Lone Druid. Cooldown binigay. And a Static Storm Kinetic Field. Hookshot ko. Connect dito kay GH mga kaibigan. Naku, multiple BKBs will be popped. Ayan na yung Stampede.
Diyos ko, ang daming nangyayari sa mapa. Rocket barrage by Gyro. Unang mamamatay dito yung Rubik the Grave. Binigay kay Gyro, mga sir. Pero hindi na siya mabubuhay. Kahit naka-grave pa yan, 3 heroes down from the side of Liquid. Susunod yung Dragonite. Lusaw na lusaw. Ubus na ubus yung mana. Ito pa, yung Dazzle, inaabot. Ako po, full team wipe pa yata to, coach. And yes, it is a full team wipe. Fnatic. Sayang. Kinatry nila ma-burst on si Heat. Ang kaso, tinamaan ng pipe. Nag-pipe si Universe on. Kaya parang wala masyadong dinadamage dito yung side ng ano, Team Liquid. Hindi yung Shadow Blade reveal ni ano eh, ni Mind Control. Oo. Oh, oh. Ang problema, kinulang sila sa burst damage dahil nga na-hookshot ni ano ni DJ. DJ yung Rubik na extra damage nila. Oh, kaya kulang na kulang yung nangyari. Hindi na na-burst on si EE. At napakagandang full team wipe. Di nakabawi yung Liquid, actually. Oh. At saka si Kuroki, sobrang late na dumating dun eh. Parang maglakad lang siya kasi inaantay niya pa magkaroon siya ng Dragon Form. So eto na, kukuha na ng objective yung Fnatic. Objective is the key. May nag-glimpse back pa yata the lift dun kay Phantom Lancer. Nasa kanya yung Aegis. Pero Doppelganger out, lalaban. Diyos ko po, nabigyan pa ng Savage Roar yung Centaur. Call down, binato. Stampede na agaw pa ni GH. Maghahabol ba Abed? Diyos pero ko, dropping low. Pero sila dito. Haba, meron pang Aegis yan, ha? So, free rocks to para sa Fnatic. And pwede pa yung Shrine. Oo, pwede pa sila kumuha dito ng Shrine. At 23 minutes, and you're up against Team Liquid. Uh-oh. Tapos napalaki nung lamang nyo. So, Abed. Going for Lincoln, Spear na. Uh-oh. Dito naman sa side ng Team Liquid, Kuro. Nakompleto na yung SNY. He's going for the BKB. Check natin, Gyro, ano magiging next item? Butterfly. Pero sobrang tagal pa niyan. Kailangan muna nilang manalo ng clash. Eh, wala na sila masyadong dinadamage dito. Lalo pag dabo pa ni DJ yung Crimson Guard. Napakalaking tulong pa, pero ayun na naman, no? Mag susmoke na naman yung Fnatic. Kapag nagtuloy-tuloy yung ganitong performance ng Fnatic, dito na game 1 at game 2, possible yun eh. Kahapon pa lang, sobrang ganda na ng laro nila eh. Ito, matumbaman. Ako po, matumbaman. Ginugo na naman pero tipis coming in into the shrine. Doppelganger Abe, tatamaan ng homing missile na naman. So, inuubusan niya lang ng mana dito yung mga cores ng Liquid. And kung pwede, pwede niya persa yung BKB. Back. Ayan na, yung hoop stamp, double edge. Patay na naman si Kuroki. Diyos ko, nasa islands pa yung kuya man. Kuroki will fall. Matumbaman, hookshot will connect. And DJ, napagad ang hookshot to set up that glimpse kill. Glimpse back pa si Pylaidai dito, ha? Ako, magpapasok yata si Abed. Atapang nga tao, hindi atakbo. Glimpse back kay Rubik. Balik. And Hin, mapapatay pa ni Abed. Hindi niya pinatay yung Rubik eh. Pinatay niya. Hahabol pa si Abe dito. Na-force out niya yung BKB ni Gyro Copter. At patay yung Beastmaster. Lusaw, Ultra Kill, Godlike GG at 25 minutes. Grabe yung Fnatic dito. Simula na nag-9-9 yung sir, hindi na nakascore yung Team Liquid. Grabe. Oh, sabi ni Alo, Fnatic is hard. Alam nyo na, may sakit si Eternal MP. May sinat talaga. Kailangan talaga yata malaging may sakit si EE, alo, no? Parang yun yung sekreto ng Fnatic, eh. Ang problema rin kasi sa Liquid, masyado na nang pinipilit yung early engagement, eh. Gusto nilang, pinapersa nilang kumuha ng tier 1 tower, kahit walang farm yung DK. Tapos, nagsasama-sama lang sila ng early. Yung Fnatic naman, sumasabay, kasi kaya-kaya naman nilang sumabay ng early. And pipigilan nila yun, no? Yung pag-snowball ng no? Team Liquid. Kaya. So, well said, Coach BYB. Eto ba, yung mangyayari nung game 1, maitatama ba ng Liquid sa game 2? Siguro, wag muna nila masyadong pilitin yung draft kasi DK, DK ni Kuroki, parang, diba, ngayon lang natin nakita ito na nag-DK and yung Gyro Copter ni Matumaman. Okay, siguro kung si Matumaman yung nag-DK and yung ano, nag-Gyro si Kuroki. Pero, si Kuroki, okay naman yung lineup nila. Ang problema, masyadong pilit, diba, mm-hmm. Yung mga pangyayari. Then may mga items na hindi natutuloy, hindi na nila tinuloy yung Shadow Blade kay DK eh. Pero guys, game number 2, makakabawi ba yung Team Liquid to force game 3 or Fnatic will proceed sa ating top 4, which is ito yung pinakailangan nila. Hindi sila nag-top 4 sa GSC, tinalo sila ng Navi. Pero eto na ba yun? Is this it? Babalik tayo for game number 2. Huwag kayong alis dyan, General and Coach BYB. Kami pa rin magiging caster nyo dito lang sa Wombo X Combo.